Hello guys, share ko lang yung nabili naming bagong sidecar na inabot siya ng 24,000. Yan guys, yung kasing dating sidecar namin na nabili din namin yun ng second hand na 12,000 lang siya, ay lagi na siyang pasira-sira. So nagagastusan lang din kami, kaya sabi ko dun sa asawa ko na palitan na lang ng bago yung sidecar namin, at para din pag-uwi ko okay na siya, syempre gala-gala ganun. And napakalaking tulong sa amin kasi service din ng mga bata, at the same time nakakapagbiyahe din yung asawa ko, kumikita rin siya. Yun guys, ito ng sidecar namin or yung tricycle namin is hindi ko siya naman ipinagmamalaki. Kumbaga, gusto ko rin na ma-inspire yung ibang mga OFW na makapagpundar din ng gamit na mapapakinabangan din ng inyong mga pamilya. Ayan guys, ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, so yung sidecar na yan, halos inabot din siya ng 2 weeks kasi diba, alam naman natin na lockdown, mahirap humanap ng mga materials. Kaya inabot din siya ng 2 weeks bago namin nakuha siya ng buo. Ayan. Masaya lang ako na ibahagi din sa inyo yung aming napundar na kahit ganyan lang, na maliit lang siya, pero malaking tulong din sa amin. Yan guys, syempre ako galing ako sa mahirap talagang pamumuhay talaga noon, na nagko-commute din lang. So, alam po na napakahirap yan, ganyan, pag wala kang sariling sasakyan. Maiki yan na may sariling sasakyan kasi pag minsan may mga emergency sa amin, kagaya ng halimbawa may nanganganak, ayan, nakapagsakay na rin yung asawa ko ng mga nanganganak, tapos yung gustong pumunta ng ospital, yung mga emergency sa gabi, ayan, sineservisan talaga din namin siya. Kaya malaking tulong din talaga na mayroon na sariling sasakyan. Tapos yung sasakyan din naman namin niyan, may prangkisa na rin, kaya okay na rin lahat ng mga papeles niya. Halos malaki na rin yung nagagastos namin, pero malaki din naman yung pakinabang. So yan guys, kung halimbawa man na kayo ay magpupundar ng gamit, yun talagang sabi nga is mapapakinabangan talaga siya. Kaysa yung bumili ka ng owner, yung pang sarili lang ninyo, mas maigi na yung ganyan. Kasi sa amin, usually, dun sa amin sa Tanay, ay halos lahat ng service talaga ngayon is, ano na, yung tricycle na. Dati, nung nag-aaral pa lang ako, is trike siya. Yung three-wheelers lang siya. Pero malaki yun, na halos pituhan yung laman niya. Tapos, ito namang tricycle, ano lang naman yung laman yan, anim. Kaya mabilis lang siyang mapuno at saka, tawag nito, maganda siya. Ayan, maganda pagpunta ng palengke, ganun. Kasi tatlo lang talaga yung gulong niya. Kaya kailangan dobling ingat yung nagmamaneho. So yan guys, ayan, nung nakuha na namin siya, ayan, wala pa siyang windshield, ayan, medyo bidyo-bidyo yung asawa ko, ayan. Tapos ito na siya, after 2 days, nakuha naman namin yung windshield, ayan, okay na siya. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng windshield para di protection sa mga batang medyo makulit, ayan, kaya may windshield din siya. Tapos pag umuulan din, syempre, para hindi mabasa yung mga pasahero. So guys, napakagaan sa pakiramdam na may napupundar kang gamit habang nandito ka pa sa Saudi Arabia, na may trabaho ka pa kaysa yung sa pag umuwi ka ng Pinas, hawak mo yung pera, naku, hindi mo alam kung anong bibilhin mo, gusto mo nito, gusto mo niyan. Kaya mas maganda na yung nandito ka pa, nagpupundar ka na. So yan lang guys, and salamat sa inyong panonood. Maraming salamat guys sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakusubscribe sa aking channel, ay isubscribe mo na rin ako at pakiclick na rin ang notification bell para sa mga susunod na video ko ay maging updated kayo. Yan lang guys. Thanks! And God bless all! Maasalamat!